susubukan nating himayin ang ating chance para sa ikalimang Miss Universe crown. Makakasama po natin ngayon ang pageant analyst na si Tita Lavinia. Hello po! At nagbabalik syempre ang aming iconic guest for today. Iconic talaga! Mama Rene Salud! Good morning, mga kapatid! Good morning again! Good morning again! Thank you again for having me! Of course! Again again. Thank you! Hindi kami hindi sa ganyang ganda, ma! I promise! Yes, yes! O game! Umpisahan natin, nahimayin natin ang preliminary performance ni Michelle D. Dun sa mga nakikita na natin, pre-Sunday, pre the main day. So far, what is your assessment, Miss Lee? Sa akin po, una-una marami pong salamat for inviting me. Dalawa lang po palagi ko sinasabi, flawless and faultless. And I say this because sinundan po namin ang Miss Universe journey ni Michelle. And most of the things na sinasabi namin is that she has to polish her pasarela. Everything else is okay na with her. She has the network, she has people behind her, she has everything with the styling. Pero yung pasarela, doon tayo medyo 50-50 noon. So nakita naman natin sa performance niya ngayon, it was fluid. Sabi nga nila medyo mabilis lang daw, but I think these are things na pwede nilang i-adjust come finals. Miss Tita, ako lang bang hindi may alam ng pasarela? I'm sorry! I was gonna ask kasi I'm sure ito marami sa mga salitang ugat na nagbubuhat sa pasyal. So rampa-rampa, it's the catwalk. Rampa-rampa! Yes, siguran tayong pasarela. Mga Rene, sa tingin mo yun din ang kailangan niyang i-polish? Well, syempre, I'm expecting, nung sumali siya, kahit andung sa Miss World pa, na-expect ko siya na lumakad siya katulad ng lakad ng nanay niya. No doubt that the best walker is Melanie Marquez. Kahit na nung araw pa hanggang ngayon, ginamit ko siya sa Olive Fashion Show ko, pinag-showdown ko sila dalawa ni Marina Binipayo, who is a very good walker din. Alam mo, andun talaga yung walk na yun na hindi ayaw gamitin ni Mama, Michelle. Mama, kailangan mo i-describe kung ayun. Kung ano yung bakit siya best. Gusto mo maglakad ako? Oh, sige na! Yes! Hindi talaga. Ano yung tayo kayo? Tayo kayo. Kasi wala tayo ba, kayo, wala ba video si ano? O yan, saan ang gagaling yung magandang alam mo, si Melanie noon, lumalakad siya. So parang nagko-cross, nakikita niyo parang nagko-cross. Si ano kasi, ito yung mga model si Michelle, si drugs her feet. Nakita niyo, din nakikita natin nakikita ngayon. Mo yung parang mabigat ang paa. So yun ang kakaiba nilang magina. Si Miss Melanie dati parang nasa yelo, kumbaga. Parang nagsasabay. Ay, nakatotoo ka dyan. Correct. Imagine ko na. Kaya kahit naka-wedding gown yon sa fashion shows ko, naka-high heels at 7 inches, tumatakbo siya. 7 inches? Nabakaliwa ko yung 7 inches. Magaling siya mag-balance sa sarili. Sa 2 inches pa lang po kasi parang maduduwal na ako. Sa 7 inches. But Mama and Tita Lavinia, gusto kong malaman, what were the strengths naman of Michelle dun sa prelims? Kasi ako hindi ko marunong magbasa ng ganyan. Pag nakita kong, ay, ang ganda na. Pero from an analyst, well, definitely, the pageant is happening in El Salvador. So, wala tayong alam sa loob. Medyo magkaiba kasi tayo ng style. Siguro dito sa Asia, medyo on the modern side na tayo with the way we dress up as well. Very high fashion na. Doon, medyo pageant pa rin. Latina pa rin ang datingan. So talagang minsan may naghahanap pa rin na talagang sobrang bongga yung movements. Kaya siguro si Mama Rene, ang hinahanap niya na movements is yung parang movements ni Miss Melanie Marquez. So that's why na iba tayo ngayon ng style with Michelle kasi medyo on the modern side na tayo. Ayaw na natin ng masyadong flashy. So, ang nakita ko na pagkakaiba niya, she is more fashion forward compared to the other girls. So, medyo androgynous even yung suot niya. Hindi siya takot ngayon because most of our girls, whenever we send them to international competitions, they're always in frilly dresses, bodycon. So si Michelle, kaya niyang banggain yun. So she has been wearing a lot of modern pieces. A lot of Filipino. That makes her stand out. Yes. Yun na daw po ang inaabangan nila doon. So, because it's a little different from Kat. When Kat competed in Thailand, she put the Philippines on the map. Mm-hmm. She was always wearing a lot of Filipino textiles and, you know, clothing. Mm-hmm. Dito naman si Michelle, modern pero Filipino made. I have a question for Mama Rene. Bilang nakatrabaho niyo po si Miss Melanie Marquez dati at nakasama niyo nang matagal, ano yung masasabi niyo pagkakaiba nila ng mommy niya? Si Melanie at si Michelle. Actually, ganito. Si Michelle,
high school, nasa school pa siya, na high school pa lang si Santa Rosa. Pumupunta na siya sa akin, nagpapadamit na siya. Bata pa siya, rakista ng dating. Kasi talagang fashion forward, kakaiba eh. Tapos hindi siya katulad ng nanay niya. Si Melanie kasi, andun yung katawan na kasi ng pagiging modelo. Si Melanie kaprasong tela na gano'n, i-wrap mo lang na gano'n, fashion na yon, elegante na kaagad. Yun ang advantage ni Melanie over kay ano. Yes, ako pa napansin, ito before we go into talk about it, Mama Rene, yung confidence seems to be such a big factor, tita, no? So, nasan tayo doon with Michelle? Nako, sobrang confident na tayo. Malakas po. And this edition po kasi, it's free for all. You have... wala na tayong height requirement. So whether matangkad ka or maliit ka, pasok ka dito. Huwag ka magalit kahit mataba. Kahit mataba. Tingin mo si Miss Nepal. Tuwini ko po siya. Well uploaded siya. Labas ko yung labas. My gosh, this is ibang klaseng pageant. Iba na po. We have two mothers. We have two mothers. Inclusivity talaga dito is the word. Wala na rin po tayong age limit. So, Mama Rene, baka pwede na tayo. Ang cute niya sa nun. Parang hindi na ako pwede, 76 na ako. Ay, ma, hindi halata. Ay, naman daw, wala daw pong age. We love an insight. Thank you, my doctor, ha? Oh, yun. And you know, we love na talagang you really analyze it. Oh, yes, and po, you're yes, looking po at all the aspects. Ganyan na rin kami manunood. Pero taga muna, ha? In fairness to her. Yes. Yung red swimsuit niya, buti red ang nabigay sa kanya. Alam mo, she stood out the whole. I love her in that portion. At saka yung arrive niya doon, no, Mama? Oh, yung confident. Ayun, nagtataka ako. Bakit yun? Ang swabing lakad niya doon. Ang sabi daw po nila, they're practicing what we call the snake walk. Because when she walked for Miss Universe Philippines, nakita na namin yung parang serpent-like movement. Next week, lahat tayo ganyan maglalakad. Most likely, ipapolish na nila yun. Yan, tinawa. Ganda niya dyan. I love it. I love that. Love it. Maraming salamat sa pagbisita sa amin, ha, Mama Rene? Tita Lavinia. Sobrang enjoy kami at natuto kami sa inyo. Salamat din, syempre, sa ating mga model na si Clyza Castro, Raven Doctor, at sa ating birthday girl na si Charissa Esparago. Yes, Happy birthday! Thank you so much. Date. Wow! Oh my God! At sa aming pagbabalik, alamin naman natin, makeup reveal na tayo, guys, kasama ang makeup artist si The Queen na si Nick Soriano ng Nick's Institute of Beauty.